Hello, hello mga ka-food ex! Another week, another vlog, another recipe vlog na naman tayo ngayon! Wala, medyo nag-crave lang ako sa medyo maalat na medyo maasim na basta yung ganon. Kaya naisipan ko magluto ng bistek Tagalog. Ewan ko kung bakit tinawag siyang bistek Tagalog. Siguro kasi hindi siya beef steak. Wow, social beef steak. Ito na naman ang ating pamatay diet na recipe. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, magluluto na tayo! At syempre, ito na ang ating mga ingredients. Yung 500 grams na baka o kalahating kilo ng baka, meron tayong toyo, meron tayong mantika, pangprito, at syempre yung onions natin, red and white, na gagamitin natin dito. Pero kung gusto nyo ng red lang, why not? Kung yon ang gusto nyo, wala lang, gusto ko lang magkaroon ng white onions. Syempre, lemon, at asin at paminta, pampalasa. Yung onion leeks nga pala ay optional na lang, kasi gusto ko medyo may ate-ate ng pagka-green. Pero kung ayaw nyo, umit nyo na lang. At ito nga pala ang kompletong listahan ng ating mga ingredients. Kaya screenshot nyo na para hindi nyo makakalimutan pag nagpunta kayo ng palengke. At syempre, simulan na natin. Ito nga palang baka natin ay pinagayat ko na nung medyo maninipis. At ginamitan ko lamang nung ating tenderizer. Yung parang maraming karakarayom. Ayan, tinaktak ko lang ng tinaktak, magkabila lang siya, ayun, natapos na yung isa. Pero kung gusto nyo mas mabilis, pwede nyong dalawahin, tatlo, basta palaparin nyo lang sa sangkala nyo at tundo-tunduin. Ito nga pala yung magpapalambot ng ating karne, at syempre mas mabilis pumasok yung ating marinade sa loob ng karne, at tsak na mas masasa o mas pasok na pasok ang lasa ng ating pang marinade. Itong tenderizer na to, nabili ko lang siya doon sa 5-10-15 shop, yung mga trip store dito sa Saudi Arabia. Mura lang siya, siguro 5 or 10 reals lang. Ayan, no, may pa-slow mo pa tayo, kaya kitang-kita mo, natutundo talaga siya. Pero masakit pala siya sa balat at masakit din siya sa kamay, kinababayo. Ayan, salamat sa Diyos at nakatapos na tayo ng ating pagtundo-tundo. At syempre, nakalimutan ko palang sabihin kanina na kailangan natin ng isang buong bawang. Sorry na, makakalimutin. Tumatanda na yata ako. Yan, tinanggal ko lamang yung medyo matigas doon sa dulo. At syempre, pipit-pitin natin para mas mabilis matanggal yung balat. At pipit-pitin ko na siya muna bago ko siya tanggalan ng balat maya-maya para isang balata na lang. Ayan, sige, pit-pit mo. Alam nyo na kung bakit ko pinipit-pit. Mas mabilis mabalatan at syempre mas lumalabas yung katas ng ating garlic. Ayan, binalatan ko lang siya. Tapos idediretso na natin siya dito sa ating handy-dandy, di naman siya mixer eh, handy-dandy grinder. Ah, whatsoever, basta nagka-grind siya. Handy-dandy siya kasi hindi siya electronic at pwede siyang dalhin kahit saan. Ayan, at natapos na nga ang ating isang buong bawang. At hinila-hila ko lamang at umikot-ikot na yung blade. Ayan, fast forward na lang po, hindi talaga mabilis yung kamay ko at nangali ako kinababayo ng ating baka kanina. Ayan, ikot-ikutin lang natin siya hanggang sa madurog na durog na yung ating bawang. And taran, look at, parang nawala, kumapit siya sa magilid-gilid. Kaya kailangan ko siyang gamitan ng spatula para makuha lahat yung ating bawang. Ayan, ilahat mo na. Mas maraming bawang, mas masarap ang bango-bango talaga ng bawang. Kaya ayan, alam nyo na na hindi ako vampire kasi mahilig ako sa bawang. At yung ating lemon, mga 3 pirasong lemon yung gagamit natin dito. At ilabas ang natatagong technique para mas makatas ang ating lemon. Pagulong-gulongin lang siya at syempre kailangan nyong diinan. Ayan, sure na sure ako marami siyang katas. Igulong-gulong, igulong-gulong at kakatas. Siyempre, hindi naman siya kakatas bigla-bigla kung hindi mo hihiwain, di ba? Ayan, slice ko lang siya sa kalahati. Pero pwede naman kayong gumamit dito ng kalamansi. Kasi mahirap maghanap dito ng kalamansi sa Saudi, kaya lemon. Mas malimit kasi talaga yung lemon.
Ayan, at pinirapiras, hindi pala pinirapiraso. Ayan, pinigapiga ko na lamang. Syempre, kailangan nyo nasalaan para hindi mapasama yung at yung buto ng ating lemon. O, diba? Mas makatas ang ating lemon. Ang daming katas ng ating lemon. Only, paulit-ulit lang, kinakakatas, katas, katas. O, ayan, sige na nga, pigain lang natin na pigain nito. Yan, naparami na yung ating lemon, pero mas masarap yan. Pero kung gusto nyo pa ng mas marami, dagdagan nyo na lang. At kung ayaw nyo na medyo maasim, buwasan nyo na lang po yung lemon. Ayan, pwede na rin tayong gumawa ng lemon juice maya-maya lamang. At syempre, ilagay na natin ang mga friendship na pamints, pamintang durog. At syempre, ilagay na natin ang toyo, mga half cup yung ginamit ko dito. Pero kung gusto nyo na mas maalat, eh, dagdagan nyo na lamang. Gusto ko kasi nagtatalo yung asim at saka yung alat ng ano, ng ating bistek. Kaya, ayan, medyo marami-rami. At hinalo-halo ko lamang siya para yan, para mahalo yung ating ano, pang-marinate. Imamarinate lang natin siya ng 2 hours, 3 hours, 4 hours, bahala na kayo. Pero ako, mas suggested ko ang 24 hours o yung kinabukasan na or overnight. Kaya inilipat ko muna siya sa isang Tupperware. Bakit nga ba hindi na lang ako doon sa Tupperware naghalo-halo kagad para wala na akong mga hugasin maya-maya. And ilalagay ko lang muna siya sa ating ref. Tararan! Buti na lang, may laman ang ref namin ngayon, hindi nakakahiya. Bye-bye! Oops! After... Kinabukasan na po talaga ako nagluto nito. At binuksan ko lamang, ayan! Amoy na amoy ko yung ating bawang, ayan! Ang bango-bango. At syempre, magsisindi na tayo ng kalan para masimulan natin ang second part ng ating bistek Tagalog. Sa isang pan, naglagay lang ako ng mantika. Medyo dinamihan ko na yung mantika para mas mabilis siyang maprito. Parang hindi naman siya deep-fried eh, ano? Ayan, ilagay na natin yung ating mga binabad. Pero huwag niyo itatapon yung pinang-marinate ha, gagamitin pa natin siya mamaya. Ayan, ilagay lang natin siya kahit anong posisyon, nakadapa, nakatihaya, wag lamang nakatayo. Kasi mahirap siya ng nakatayo. Syempre, mas maganda kung nakahiga. Pwede rin nakadapa, whatever, pareho lang yon. Kasi hindi mo naman kita kung alin ang harapan ng baka natin. Inisod-isod ko lamang siya kasi sayang yung space. Pero depende na kung gaano kalaki ang pan nyo. Ako kasi medyo katamtaman yung lang laki nito. Kaya ayan, siguro mga 2 batches yung magagawa ko sa pagbibrito nito. Huwag kayong matakot kung medyo may bula-bula siya. Kasi alam nyo na may toyo na marinate kaya medyo may lumalabas siyang mga juices. Pero mawawala din lamang siya maya-maya lamang. At binaligtad ko na para mag-equal yung ating pagkakaluto. Kayo ba, anong gusto nyo? Yung medyo na prito lang siya o yung medyo may crunch-crunch ng konti yung inyong bistek Tagalog? Ako kasi gusto ko yung medyo may crunch ng konti kaya medyo tutustahin lang natin ng konti ito. Ayan, mukhang ready na. Sabi sa inyo, mawawala din yung mga bula kanina eh. Kasi nag-evaporate na siya. Ang evaporate nga pala ay hindi yung evaporated na gatas. Joke lang, hindi ko talaga ma-explain. I-google nyo na lamang po. At hinango ko na lang siya at tulad nga ng sabi ko, gusto ko yung may crunch-crunch ng konti para may texture yung ating bistek Tagalog. Pero kung gusto nyo yung malambot lang at ayaw nyo na may ganyan, ayan, tumatalon pa po yung aking bistek. Eh, pag-prito nyo lang ng konti lang, depende na po sa inyo. Ito yung second batch ng ating bistek na binabad. Ayan, o diba? O, i-forward ko na lang kasi ganun din naman yung process niya. Bumula din siya kanina. Ayan, at ready na. Hindi po siya talaga sunog, maitim lamang. Ang sunog po ay yung balat ko kasi summer na ngayon sa Saudi. Napatingin tuloy ako sa aking braso. Hindi pa naman po masyadong sunog. At ayan, ready na. At pupunta na tayo sa ating third part. Ang haba nito, part 1, part 2, part 3. Pero tsak na mapaparami tayo ng kain na naman. Nananaba na yata ako kinabavlog natin. Okay lang yan, huwag magtipid sa pagkain. Eh, gumamit nga pala ako ng white onions kasi wala lang, trip ko lang, medyo social. Hindi, parang nasasarapan kasi talaga ako sa white onions, lalo sa bistek Tagalog kasi medyo may tamis ng konti siya. Ewan ko ba, ganun yung panlasa ko eh. At hinati ko lang siya para tayong gagawa ng onion rings. Ayan. Itulak-tulak niya lang, basta maging parang onion rings lang siya, ganyan. Siyempre, may nakita ka mang... Pero,
pwede naman siyang hindi bilog-bilog eh, na nasanay lang tayo ng bilog talaga for presentation. Pero kung ayaw nyo ng bilog-bilog, hatiin nyo lang kung tinatamad kayo, pwede rin yun. Ganun din naman ang lasag niya, hindi magbabago. At pinaghiwa-hiwalay ko lamang siya, ayan, naging onion rings na, pwede na ako mag-propose sa aking nobya. Eh, kaya lang wala. Ay, lonely. Rings, ring, rings. Yan, naging onion rings na. Wala kaya tayo ng onion rings. Yung may konting powder na piniprito. Sarap yung pulutan. Hehehe. Nauwi na naman tayo sa pulutan, mga ka-food ex. At ayan, gagamit din nga pala tayo ng red onions para magkaroon pa rin ng aroma ng pagka-red onions. Kasi magkaiba talaga yung lasa niya. Ito naman medyo may anghang ng konti. Ayan. Ganun din lang. Gagawin ko lang siyang onion rings. Why not? Pero kung gusto niyo ng red lahat siya, why not? Pero may nabibili naman malalaking onion eh. Onion na red, ganyan. Eh, wala akong makita kanina dun eh. Kaya ayan, ito na lang. At syempre, lulutoy na natin siya. Doon na rin tayo magluluto sa pinagpituhan natin. Binawasan ko lang ng konting mantika at tinanggal ko yung medyo nangingitim. Yung iba lang, hindi na syado natanggal. Ayan, igigisa ko lamang yung ating sibuyas. Hindi na natin siya lalagay ng bawang dahil may bawang na tayong ilalagay maya-maya lang doon sa ating pinagmarinate. Medyo mabilis ba ako magsalita? Paki-comment down below na lang kung gusto nyo ng bagalan ko. Pero nakikita nyo naman siguro kung ano yung mga kinagawa ko kaya masusundan nyo pa rin. Kaya kung yan, igigisa-gisa lang natin siya, hindi po siya sunog, nangitim lamang, gawa po ng pinagpituhan natin. At eto, pinalog-kalog ko lamang yung ating pinagmarinate kasi medyo tumining na siya dun sa ilalim, ayan, na may lasa na siya dyan. Yan, dyan na yung ating sibuyas, yung ating bawang, yung ating paminta, pero tinigman ko na rin lang, baka kasi may kulang pa. At pinakuluan ko lang at inihalo yung ating naipritong baka. Pinakulo-kuloan ko lamang siya para mas pumasok yung lasa ng pinagmarinate natin. May iba naglalagay ng konting asukal pero sa recipe ito hindi ako maglalagay ng asukal. Oh, wag nyo nang i-bash kung ano-ano yung pinaglalagay ko dito kasi ang recipe ay bahala ka. Ang recipe ay parang tema lamang siya, pero kung kailangan mo talaga sundin ay yung gusto mo, hindi yung nasa tamang recipe. Tama ba ako? Kung mali, huwag nyo lang po kay bash. Sorry na, tao lang, nagkakamali naman. At ayan, ready na naman ang ating bistek Tagalog. At ready for plating. Don't worry guys, marami na naman ako sinain kaya sirang-sira na naman talaga ang diet ko. Ayan. Mas maraming mantika, maraming kolesterol. Buti na lang may gamot pa ako laban sa kolesterol. At ayan, sisigaw na naman tayo mga ka-foodex ng extra rice please. Oh, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest recipe at mga gala natin dito sa Saudi Arabia. At ayan, pilinate ko lang, nilagyan ko pa ng konting onions para mas maging presentable. O diba, ang ganda. Pwede siyang breakfast, pwede siyang lunch, pwede siyang dinner, all at all the time, all around. Basta may kanin. At nilagyan ko siya ng onion leeks para medyo may green-greenerish ng konti. Para mas maganda siya sa ating pictorial. O diba? Tara, let's eat! At syempre, hindi ko makakalimutan ng ating mga ka-top commentor. Kaya wait. Pa-flash out na naman natin ang inyong mga comment tulad nito. Maraming salamat po sa patuloy niyo suporta sa aming channel. At sawa na po ay hindi kayo magsawa at pwede rin kayo mag-suggest ng susunod nating videos. At syempre, i-like and follow rin po ang ating mga social media. So ng TikTok, Instagram at Facebook. At mag-share ng inyong recipe sa ating Facebook page na Foodie Explorer. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli! Bye-bye!